like sa marami dito, ano, sensitive pag ito niya tanong. Pero sa part mo, would you say kulang na lang talaga is to have a baby? O hindi niyo tinitingnan ni David na, or parang kumbaga, come what may. Ano, niniwala po kasi ako, Ate Rose, talaga na kapag will ni God, ibibigay niya sa'yo. So, katulad ng pagbigay niya sa akin ni David, di ba? Nung, pagkatulad ng pagtatagpo namin, it happened at the right time. I know that I was already 30 when I met him. Yung mga iba pa nga, di ba? Parang 40s pa, 50s pa. Hindi, ano eh, hindi siya, parang wala siyang standard. Yung stereotype na ang basihan ng ano, masayang pamilya ay kompleto nanay, tatay, anak. Meron naman mga ibang couples na masaya na silang dalawa lang. Ako, sa totoo lang po, dahil LDR kami, ini-enjoy ko yung time na magkasama kami. Dahil alam ko na pag dumating yung time na meron na kaming baby, mag-iiba na talaga. Yun lahat yung sinasabi sa akin. Kaya ano, lagi akong nakikinig sa mga kaibigan ko na may baby na. Eh, parang, enjoy mo yan. Kasi pag dumating na yung baby, iba na ang buhay mo. So parang, okay, sige. Pero, hindi namin kinuklose yung possibility na, uy, wag muna. So, nandun na kami sa part na, sige, paghandaan natin to. Anong kailangan natin gawin? Saan tayo pwedeng pumirme? Yung ganon, anong mangyayari sa atin? So, ang daming mga paghahanda na pinag-uusapan. Pero, katulad din ng sinasabi ng ibang mga kaibigan ko, kahit nasabihin mong handa ka, walang magiging handa sa parenting. So parang sa ngayon, if it happens, thank you Lord, 'di ba, for this another blessing. Pero kung hindi, thank you din dahil binigyan mo pa kami ng time ni David para ma-enjoy yun. Last na lang ako about running man. Gano'ng kaka-competitive ngayon, PH2? Running man PH2, compared nung una. Totoo lang, yung level ng competition ko ngayon, parehas pa rin naman, pero mas natutunan kong kumalma. Kasi lahat kami nung first season, parang dahil ang dami namin gustong i-prove, dahil first time ng tao na makikita kami bilang runners dito sa Running Man Philippines, parang gusto namin i-prove na worthy kami, karapat-dapat kami, kaya kami nandito. So, talagang may giggle factor ako ng season 1. Dito may giggle factor pa rin naman, pero nakakontrol ko na rin. Tapos, hindi ako parang sobrang focus na, ito dapat yung mangyayari, dapat may moment ako ganito, ganyan, ganyan. Kasi, may magic na nangyayari kapag magkakasama ko kami, na hindi na namin pinipilit na magkaroon ng moment ako, or sa parang hindi nagiging self-centered. Hindi nagiging natural din. Kasi kapag ginawa mong parang, ang dami ng moment, or ang dami, wala akong masyadong moment. Okay. Hindi magiging nakakatuwa, or hindi magiging magaang yung panunood mo sa kanya. So kanina, habang pinapanood ko yun, iba rin talaga yung naging dynamic namin na talagang may magic na dahil nga halos araw-araw kami magkakasama sa ibang bansa pa. So, yun nga lang mag-travel ka with a friend, di ba, for 1 week. Ang lalim na ng friendship ka agad ito. 43 days. Ito, 43 ba? Hindi namin linano na kami yung magkakasama. Pinagtagpong-tagpong po kami ng GMA, di ba, at ng SBS para mag-participate dito sa show na to. Pero ang saya lang ng last na last kasi